But we see Jesus, who was made a little lower than the angels, for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, should taste death for every man. For it became him for whom also, by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to the captain of their salvation perfect through sufferings. Let's pray, Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. Uli ay salain inyong gawa ng kaway, Panginoon. Matutunan namin, medyo malalim, but ito po'y patungkol sa inyong anak. Panginoong Jesus, we pray na siya po'y malulating ngayong hapon, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, makapo na po. Ang lalaro, ah. Okay, so sinong bida dito sa Hebrews? Okay, sinong bida? Sino pinag-uusapan natin? Okay, sa Acts, di ba si, di naman si Paul? Actually, buong Bible, si Jesus ang bida dyan. Pero si Paul yung sinundan natin sa Acts. Kita natin bakit kaya si Paul, inaasar na siya, ginugulpi na siya, nagpapatuloy pa siya. Ito yung dahilan din, ang Panginoong Jesus. No, iba yung nagdududa kung sino nagsulat ng Hebrews. Still, kung sino man nag-bus, feeling ko talaga si Paul. Anyway, hindi sinabi. Pero ang bida dito si Jesus, pag-uusapan siya from the start hanggang uli. So, sa bandang uli, parang Romans din niya, may mga practical application kasi yan. Pero ang bida dito si Jesus. Amen? Amen. So, sinong bida sa buhay niya si Jesus? Taas kamay. Okay. Sana, ganun ha. Kasi iba-ibang level din naman yan. Yung iba sa atin, mahilig mag-post ng puro Jesus. Palamura naman, baka ganun. So, iba-iba yan, iba-ibang level yan. Kaya inaalala ko yung aking journey din. Ako yung tipong hindi maganyan eh. Okay? So, hindi rin ako nasanay na masyadong pakitang tao. Pero minsan maganda rin, may mga tao kasi ganun ang karakter, di ba? Well, gusto pa yan ng Jesus, Team Jesus, mga ganun. So, may verse pa dyan, eh. Lahat na, pinuno mo na ng verse. At yung wallpaper mo, ganda rin yun. Pero may mga ganun tao siguro, no? Pero ako di ako nasanay yung ganun. Yung profile ko lang, hindi ko na pinalitan. Kasi nga, hindi ako napogay yung sarili ko, eh. Medyo, yun na yun. Nalagay ka. Tagal pa, matagal na yun. Original yun. So, yun, pero sa, ba't pa tayo napunta doon? So, maganda ibida mo si Jesus sa buhay mo, amen? Kaso nga, yung iba, kahit may mga taong gano'n na hindi naman ligtas, pero binibida si Jesus. Minsan kasi ngayon, yung Christianity ngayon, masyadong sobrang uso na eh. Ang pangalan nito? Sandy. Tama, kanina ko pa inaalala eh. Walang TikTok dito ha. Alam mo ba yung TikTok? Oh, di ba? Usong-uso yan sa baybay sapa eh. Kaya nga, kaya ibata, hindi na pumupunta dito eh. Okay lang yan. Dati, inaasal din kami ni Pastor eh. Dati, ang uso sa amin, computer. Inaasal ako ni Pastor. Di, bandang uli, na-realize ko talaga. Balance lang din dapat, amen? Meron sa TikTok na maganda rin eh. Pero karamihan kasi, hindi nga. Kaya, kasar yun eh. Muna po tayo doon. Yan, si Jesus dapat ang ibibida nyo sa buhay nyo. Again, di kailangan OA. Basta, ngayon, pag lagi kayo sa church, talagang bida si Jesus sa buhay nyo. Amen? Amen. Kasi talagang di madali yun. Punta ka na ng punta, katulad ngayon. May trabaho pa kami ni Brad eh. Pero, salamat na lang. Blessing din yun na pwede namin, ano, flexi time kasi kami. Diba? Kaya pag-pray natin yung mga tatay nyo, sabi nyo, may trabaho ng Linggo. Ang technique dyan, pag ginalingan mo kasi yung trabaho mo, di ba? Pwede kang makipag-usap sa boss mo. Eh, boss, mabira. Linggo naman eh. Eh, di bang ano muna? Time off muna, di ba? Tandaan nyo, mga bata, pwede kayong makipag-bargain. Ibida mo lang si Jesus. Ngayon, aralin natin ito medyo malalim. Pero stay with me, amen? Inigo? Rain? Hihataw ko sa iyo ngayon eh. Ganyan kita. Gusto mo? Aralin nyo lang kasi mahirap na ka mag-aral. Malalim pa. Kailangan tumutok tayo. So, sinong bida dito ulit? Neil?
Jesus. Okay. So sa verse chapter 1, nakita na natin kung paano. Actually, pagpapatuloy lang po ito eh. Yung chapter 2. Pero ngayon, medyo i-relate na sa ating mga Kristiyano. Okay? Natapos tayo sa 1, 2, and 3. Kaya sabi dyan, dapat huwag nating hayaang malaglag. Alala niyo yun? Last week pa yon. Kasi katulad niyan ngayon. Andito na kayo sa church, makikinig na lang kayo sa salita ng Diyos, okay na eh. Kaso, minsan, nandiyan yung temptation na, yun nga, hindi makinig. Itong mga bata, okay lang yan. No? Pero, kaya huwag dating hayaang malaglag or dumulas. Ganyan yan eh. Actually, sinasabi nga dito, mga bagay na narinig na natin. Natutunan, alam mo na. Kaya maganda yung kanta natin kanina, He Abides. Ano yung sabihin nun? Dapat manahan ka na sa Panginoon kasi ang Panginoon nananahan na sa iyo eh. Inupuri natin siya kasi mabuti siya kahit mga kasalanan tayo dahil ginastify niya naman tayo, nananatili siya sa atin eh. So tayo na lang kailangan manatili sa kanya in terms of yan, sa isip mo, manalangin ka, mag-aral ka ng salita ng Diyos. Huwag kayong mag-alala. Sabi yung pasto, may mga naisip ako lagi, mga puro kasalanan eh. Kaya nga, pag napuno na ng salita ng Diyos sa utang nyo, mas may hirapan ang pumasok yan. Again, dyan kayo tutulungan ng mga music. Okay, pag puro naririnig nyo, pangit, yung utak nyo, masama rin. Pero pag pinalitan nyo ng music yan, ng maayos na music, magiging maayos din kayo. So, yung pati yung Bible, lagi nyo inaawit. So, hindi nyo lang narinig sa church pag pinipreach, lalo na pag kinakanta nyo, nananatili sa inyo yung salita ng Diyos. Okay? Kaya sabi dito, ito medyo mas malalim pa nga ito yung sabihin kasi may tinutukoy na time na pinaprophesy na nga si Jesus na matagal na, sinabi na, hindi ang tagapagligtas, okay. Makasalanan kayo, wala kayong magagawa, di ba? Tulad ngayon, parang wala pa rin kayong magawa, tututok na lang kayo eh. Lalo maglalos. Ilan taon naman si Sandy? 9 ka na. Nung 9 ako, pag sinabi yung behave ako. Anong grade ba tayo niya? Grade? Kami, grade ano lang kami yan? Grade 3 lang kami. Top 1 ako dati nun. Kasi nasa lower section ako eh. Nalipat ako. Eh, makinig. Kahit malalim to, kaya nyo to. Masabi dito, for if the word spoken by angels, ito yung mga preacher, steadfast, ibig sabihin, sigurado yan. Kaya dapat gusto nyo marinig, makinig eh, alam nyo ba yun? Kasi naririnig nyo ngayon, hindi nyo naririnig sa iba, naririnig nyo ba sa iba to? Magandong kayo diba sa, kung saan kayo tumatambay, yung sa usapan doon, puro kalokohan eh. Diba? Wala kang makita doon, lalo mga lalaki, pag nanghina yan sa buhay, minsan nagtatrabaho yan kasi wala lang eh. Pero minsan, hindi na mataas yung pangarap sa buhay. Hindi na makakaisip maglingkod sa Diyos siya. Marinig mo nga lang yung Diyos eh. Tatawa na nga na, di ba? Ano nangyari sa utak ng mga yun? Medyo na ano sila. na isa ng kaaway yun. Amen? Nabulag, naunahan ng mga kalokohan sa utak. Kaya ngayon, pag mag-uumpisa ka pala mag-preach, di ba? Hindi sila sanay. Kaya nga kayo, maganda, bata pa, iba sanay na kayo, hindi kayo iba sa salita ng Diyos. Hindi kayo iba na umayos ng upo. Hindi iba sa inyo yun. Alam mo, pag church na, maayos ang upo, maayos ang damit. Kasi, nakakaya sa Panginoon, di ba? Umasamba ka tapos, di ba ngayon, kung wala talaga, hindi naman niyang pilitan, pero masanay ka rin, maganda. Nasa damit mo palang, pinaghandaan mo na yung church. Itang salita ng Diyos. So, natapos tayo dyan last time. And then, sabi dito, how shall we escape? And explain natin to, if we neglect so great salvation. Ibig sabihin, mga ligtas na yung kausap niya dito. Pero, pag pinabayaan mo yan, pag sinabing neglect, parang hinayaan mo, ligtas ka na, pero hindi ka naman nagpapatuloy. May Bible ka nga, hindi mo naman binabasa. Ayan, bago ngayon kayo na din, masaya yan eh. May bago ka, di ba? Kung may ilang araw na, minsan, di ba? Napapausip na, di. Nabasa mo pa ba yan? Meron ka bang ganun? Wala pa.
O, ibigyan kita. So, i-text mo ako. Yung ganyan, no? Yung record. Wala pa. Sige, bigyan kita niyan, ha? Sinong gusto sumali? Parang ano lang yan, record namin ng Bible. Bible reading. O, chat na lang tayo, ha? Yung lang gusto sabihin, pag nineglect mo yan, ibig sabihin nineglect, ibig sabihin pinapabayaan mo na. Ha? Ligtas naman na ako, eh. Ayan, church, hindi naman mawawala yung church, eh. Pwede ako next week, pwede ako next month. Diba? Ngayon, di muna ako makikinig kasi next week, andyan naman yan, eh. Inahayaan mo. Sino dito gustong nineglect sila? Mara, ikaw, nanay, gutom na ako. Mamaya na. Nag-ano pa ako, eh. Nag-weting pa ako dito, eh. No, nakakasar yung nineneglect ka, di ba? Sino dito ang nineneglect? Huwag yung taas yung kamay niya. Siguro si, ano, di naman. Yung mukhang nagugutom. Ang hirap nung ganun, di ba? Gusto mo ba yung ganun? Nay, nay! Pangay naman, umiinom ako eh. Di ba? Gutom na ako na eh. Ang saklap nun, di ba? Pero ang Diyos, madalas ganun siya. Siya yung nineneglect. Yung Bible mo, hindi na nababasa. Okay, nasa church ka na, hindi ka pa nakikinig. Kaya hirap na si pastor. Okay, kaya huwag mo pahirapan. Makinig lang kayo. So, pag pinabayaan mo na yun, sabi dito, sigurado yun eh. Ang tanong, anong gagawin sa'yo ng Diyos pag pinabayaan mo yung bagay na patungkol sa Kanya? No, pwede sabihin nga, okay lang, hindi okay yan. May parusa at may parusa dyan. At may mga rewards sa dapat sa'yo, hindi sa'yo. Kasi wala, huli siya sa buhay mo eh. Men, mabuti nga ito, maaga kanina. Pero makinig din kayo. Kahit andito kayo, hindi ka nakikinig, di ano yun. Aliwala. So dito tayo sa verse 4. Sabi dito, God also bearing them witness. Pag sinabing bear witness, pag sinabing bear is magdala, pag sinabing witness ay patotoo. Pag sinabi nagdadala ng patotoo, umupo ng mabuti. Ano yung sabihin nagdadala ng patotoo? Ibig sabihin lang, sinasabi, usap, wala ko ngayon. Ang dahil kong sinasabi dito, di ba? E paano kung nagsabi ako dito ng 10 bagay, yung 8, totoo, yung 2, hindi. Ano yung sabihin nun? Sinungaling tawag dun. Gusto nyo ba sinungaling? Uso yan sa mga ano eh, mga nagbebenta. Ay sir, puputi kayo dito. Natangkad kayo. Ano pa? Popogi kayo. Ganyan. Kaso, hindi pa namin nasubukan yan sa iba. Sa iyo ko palang susubukan. Actually, hindi ako sigurado. At baka masira pa yung mukha mo. Yung mga ganun products, di ba? Sa halip na ano, nasira pa yung... So may mga hindi sinasabi sa'yo, sinungaling. Ngayon natin na sinungaling. Pero sinasabi dito, dinadala ng mga lingkod ng Diyos, yung angel, sinasabi dyan kanina, mga preacher yan eh. At sabi dito, ang Diyos mismo nagsasabi sa'yo. So hindi lang yung mga preacher, pati yung Diyos. Both with signs and wonders. Kasi may mga bagay po na hindi pwedeng, hindi kayang gawin ng tao. For example ako, para maniwala lang kayo sa akin, edi, anong gagawin ko? Kunwari, si, nakita nyo ba si Stephen? Anak ko yan! Inutuwa kayo salita ng Diyos, di ba? Ang bait! Ha, oo nga, no? Yung pala, nag-uusap lang kami, kunwari, pag nandito ka, mabait ka, kunwari lang pala. Diba? So, parang may kalokohan doon, di ba? Pero may mga bagay na hindi mo pwedeng pasinungalinga. For example, si Rain, kunwari, sobrang kulit ni Rain. Addict pa, kunwari lang ha. Kunwari lang, binata ka na. Tapos nabago yung buhay dahil lang sa salita ng Diyos. And di ko naman anak si Rain. Hindi naman kami madalas nagkikita. Salita lang ng Diyos, nagbago siya. So, sinong gumawa nun? Diba, walang duda. Ano yung gusto ko sabihin? Hindi mo maitatanggi yun, di ba? So, nung nahati yung Red Sea, nakong galing talaga ni Moses. Ganun ba yung maiisip mo kung doon ka? Di ba, ang daming miracle yun. Hindi ka kaya ng tao yun eh. So, ang pupurihin mo ngayon ng Diyos. Man, yun yung mga ganun. So,
So, nung mga olden times, saka even nung mga time ng mga disipulo, mga Kristiyanong time nila, sa sinulat to, alam nyo, sinasabi niya, pinapaalalahan lang kayo, ang Diyos ang nagbigay sa inyo ng witness. Ibig sabihin, talagang totoo yung sinabi niya. Okay? At nung time kasi nila, marami pang signs and wonders and miracles. Sa panahon natin ngayon, gifts of the Holy Ghost, yun ang marami ngayon. Okay, nakikita nyo ba itong kilala ko itong dati itong dito marunong eh. Ngayon pa, Bible lang, tumalino. Sino nagturo dito? Okay, kaya yun ang desire ko sa inyo sana. Kahit kilala kayong loko-loko sa labas, dati kayong ganun, pag kayo natuto talaga yung salita ng Diyos, naintindihan nyo, walang magbabago sa akin, hindi ako magitiwala sa Diyos. Tapos nagtiwala kayo, katulad ng mga kulit dito. Hindi may tatanggi ng tao yan. Amen? So, sana ganun tayo. At sabi dito, according to His will. So, siya ang gumusto niyan. So, actually, ang pinaka-tinutukoy dito sa mga medyo lalim tayo, pero ang context kasi nito, again, si Jesus. Okay? So, may mga bagay na hindi sila may tatanggi dahil natupad kay Jesus. Kaya sabi dito, for unto the angels hath He not put in subjection the world to come, whereof we speak. Sa Tagalog, si Jesus kasi later siya yung magiging ruler nga. So, yung mga angels, mga ano yan eh, mga... This time, yung mga angelic being. Alam nyo ba yung angels? Sino yung mahilig dito sa mga superhero? Ganyan yung mga uso ngayon eh. Kumita yung Marvels. Tayo-tayo na naman yung mga yan eh. Ngay. So, ginagaya lang nila. Kumita lang yung Marvel ngayon. Uso na naman yung Superman. Dati na yung Superman na yun. Ulit-ulit na kasi nga, nakita nila, kumikita yung mga tao, naniniwala. Naniniwala ba kayo may Superman? Batman? Edo kaya may COVID kay Batman? Joke lang din yun eh. Kay ano... Superman. Hindi naman totoo yun, pero may mga naniniwala. Bakit? Kasi nga, parang yung tao kasi, namamangha ka sa kapangyarihan eh, di ba? So yung mga angels, yung time nila, may mga kapangyarihan yan eh. May mga bagay silang kaya na di natin nagawa. Okay? Pero sinasabi dito, in-explain sa atin, yung mga angels na yan, hindi naman sila yung later na mag-rule. Si Jesus yun. Kumbaga parang last chapter 1, pinapakita kung gano'ng kataas si Jesus. Okay? So, sino ba talaga yung later na si Jesus yan? Kaya sabi dito sa 6, but one in a certain place testified saying, what is man that thou art mindful of him, or the son of man that thou visitest him? So, yan po yung akinote sa Psalms. Parang sinasabi actually dyan, tao, pero actually, si Jesus pala. So, sabihin, sabi dyan, thou madest him a little lower than the angels and crownest him with glory and honor and then did set him over the works of thy hand. So, mga tao yan eh. Thou hast put all things in subjection under his feet, for in that he put all subjection under him, he left nothing that is not put under him, but now we see not yet all things put under him. Sa Tagalog. Okay? So, sino ba yung ruler dito sa mundo? Di ba mga tao? Pero pag binasa mo yung Psalm, papunta siya sa, dinidescribe pala niya, si Jesus. Siya yung pinaka-pinaka sa lahat. Ibig sabihin ngayon, sino ngayon mataas ngayon? Si Duterte Uso dito, di ba? Kasi takot sa kanya yung mga tao. Kasi pagkagalit niya, pinapapatay niya eh. Pinapasarado niya kahit ng malaking kumpanya. Diba? So, takot yung tao ngayon kay Duterte. Pagkatapos yan, after ilang years, diba? Sino na naman? Diba? So, iba na naman. Weather yan. Sabi nga nila. Ibig sabihin, lalo yung mga angels, makapangyarihan, pero hindi sila katulad ni Jesus na pag si Jesus na nag-ari, ubos kayo lahat. Ibig sabihin ko, wala nang iba. Okay?
Siya na yung pinaka-pinaka. So, hindi pa nangyayari ngayon yun, pero pag nangyayari yun, sabi dito, siya na yung pinaka-mayiging ruler. Kaya sabi dyan, but we see Jesus who was made a little lower than the angels for the suffering of death. So, bakit siya lower sa angel? Actually, mysterious na ako. Nakikita ko dito kasi mga tao talaga ito pag binasa mo sa Psalms. Pero ina-apply niya ngayon, si Jesus pala yun, siya ay Diyos, pero siya ay ginawang mababa sa mga angels kasi naging tao siya eh. Nung tao siya, actually, may mga inaral tayo sa Mateo, kung naalala niyo pa yan, dito na. Di ba parang sa Mateo, parang di niya alam lahat eh. May mga bagay siyang di kayang gawin. Si Jesus yun ha, paano nangyari? Kasi nga, nagkatawang tao siya eh. May mga bagay siyang iniwan. Okay, though Diyos pa rin siya, yung ibang kapangyarihan niya ay nirelinquish niya. Nga nga sa English. Hindi niya muna yon na ginagamit at na nagamit. Okay? Bakit? Kasi nga, yung lagi sa soul winning, pag sumasali kayo, magkakaroon kayo ng ano dito eh. Full view. Sabi, bakit siya nagkailangan maging tao? For the suffering of death. Mamamatay ba yung anghel? Hindi. Mamamatay ba yung Diyos? Hindi rin. So, kailangan mamatay. May magbayad ng kasalanan. So, siya ay nagkatawang tao. Yung sinasabi dito. For the suffering of death, crowned with glory and honor, that he by the grace of God should taste death for every man. Pag sinabing taste death lang pala, so hindi siya kasi napunta sa impyerno na forever na siya dun eh. Sinubukan niya lang. Pero matindi pa rin yun. Mahirap, di ba? So, alam niyo na yun. Yung mga sumasali sa soul winning. Kaya yung mga iba na gusto soul winning, kailangan nyo banggitin yan, ha? Kailangan nyo banggitin yan. Sabihin, ay, pinalo si Jesus para sa'yo. Pinalo siya, di ba? Kawawa naman siya. Hindi sapat yun. Dapat siya ay parusahan sa impyerno. Siya yung ano nun, siya yung tumikim nun. Sabi dito, ano nangyari doon? For it became him for whom are all things, sa kanya lahat eh. And by whom are all things, siya rin ang gumawa. Pero siya yung nagpakababa, nung siya yung nagpakababa, namatay siya. Ano? Si Jesus nagpapakababa sa atin, pero tayo minsan hindi nagpapakababa, ang yayabang natin. Iba sa atin, makikinig lang, saglit, hindi magawa. Amen? Nakikita ko yung mayabang yung mga hindi nakikinig. Sa ngayon nakakita ng mayabang, ano pa rin sabi mayabang isang tao? Ano yung ginagawa ng mayabang? Inigo. Nanununtok pagkain niya yung ano niya, di ba? Walang kinakatakutan kung ano. Pero iba kasi, takot din. Eh mga bata, para pakita mo yung defiance mo minsan, di ba? Hindi ka naikinig, di ba? Utusan ka, hindi ka susunod. Yabang nun. Kasi sabi, tumahimik ka! Ayoko. Ayan, di ba? Sinabing umayos ng upo, ayoko din. Sinabing tumingin dito, ayoko din. Di ba? Sinabing magdamit ng maayos, ayoko din. Alam niyo si Jesus, may karapatan siyang tanggihan lahat yun eh. Alam niyo ba yun? Ay, picture niyo ba si Jesus? Eh, na pinag-usapan natin ngayon eh. Diyos siya, nagkatawang tao. Ba't ka magkakatawang tao? Talo ka niyan. Magutom ka. Masasaktan ka. Diba? Pero ginawa lahat ni Jesus yun hanggang namatay nga siya sa krus. Lahat yun, may kababaang loob. Yun yung sinasabi dito. At sabi doon, kaya bakit niya ginawa yun? Sino ligtas dito? Ano ka naligtas? Si Jesus, tinanggap mo. Eh, paano kung si Jesus hindi ka kinilala? Ayun, wala akong pakialam sa mga tao na yan. Nagkasala sila, lahat sila sa impyerno, bahala sila doon. Maliligtas ba tayo? Rain? Kung si Jesus hindi nagpakababa, maliligtas ba tayo? Maliligtas tayo kung hindi nagpakababa si Jesus? Ha? Hindi.
Yung sinasabi ito kaya mga bata, lahat ito may application sa atin eh. Kung hindi man lang natin kaya magpakababa man lang, hindi natin lalo ma-appreciate si Jesus kasi yun ang ginawa niya eh. Para sa atin. Naintindihan niyo ba yun? Isa sa mga mahirap gawin ng mga magulang niya, katulad yung papakainin kayo, di ba? Alam niyo ba, bago kayo pakainin, sila muna yung nagsasakripisyo, di ba? Kapalagin niyo, gusto ng magulang niyong ano, magtrabaho. Anong trabaho ng tatay mo? Inyego ako ng inyego eh. Kino? Hindi mo alam? Tanong mo. Si Juliana. Security, nako, ang hirap niyan. Dati nag may client kaming ano sila eh, security. I-apply ko lang sa inyo kasi hindi kayo nakikinig eh. Security, ano sila? Management agency. Eh kami yung gumagawa ng system nila. HR. So, paano sa sweldo yung mga security guard? And doon ako, ginagawa ko yung ano ko. May nakinig ko, inakausap nung HR yung security guard. Sabi, nakikiusap yung security guard. Ma'am, parang pwede pa ako kasi parang tinatanggal na sa tabaho eh. Eh, nahuli ka daw nung ano, nireport ka, natutulog ka daw eh. Ang hirap nun, di ba? Kasi ang tabaho security guard, kahit anto ka na, hindi ka pwede matulog. Eh, natulog. Hindi ka na dapat magtabaho. Ang hirap nung ganun. Nakikiusap eh, hindi. Siyempre, nakikita ko lahat ng sweldo nila kasi HR, ano eh. Payroll yung ginagawa namin eh. Hindi naman ganun kalaki yan. Tapos, buhay mo yung iyaano mo. Alam nyo ba yung nagsasakripisyo yung mga magulang nyo para sa inyo? Bago kayo kumain. Amen? Iba sa inyo dito, yung anak na nagsasakripisyo eh. Sabi ni Pastor, yung si Pastor kasi masipag din yun eh. Medyo may tampo siya magulang niya kasi nga pinagtrabaho siya eh. Eh kayo, hindi kayo nagtatrabaho, di ba? Si Jackie, nagtatrabaho eh. Appreciate niyo yung magulang niya, amen? Pero lalo na si Jesus. Sabi dito, in bringing many sons unto glory, sabi niyo, ligtas kayo bago kayo maligtas. Si Jesus mismo, si Jesus muna yung nagpakahirap sa inyo, amen? Kaya na, buisit ako minsan pag iba sa inyo, walang pakialam. Diba? Hindi ko maitago yung ano ko minsan sa inyo eh. Pag nananalangin tayo, seryoso yan, tapos mag-iingay. Alam nyo, wag na lang kayo pumunta dito. Amen? Wag na kayo pumunta dito kahit kailan, hindi naman. Pag natuto na kayo, sige, balik kayo. Kasi kagalang-galang dapat ang panalangin, ang church. Amen? Ganito yung tema dito, kaya ang hirap. Alam ko, may preaching na rin ako dito, hirap na hirap ako eh. Kasi naiintindihan ko, pero ang hirap minsan, i-deliver. Okay? At sabi dyan, naligtas kayo. May tao ba sa labas? Ha? Ay! Sige, okay lang po, okay lang po. So, naligtas sila. Pero sabi nyo, to make the captain of their salvation perfect through suffering. So, tayo ay pagsundalo ka, yung mga tunay na captain, ha? Iba kasi, pinasinusugo lang yung tao nila, eh. Bahala kayo mamatay, ako dito lang. Pero yung mga tunay na mga general, okay? Talagang matatapang yan, sila yung unang sumasagupa sa battle. Okay, si Jesus, ganun ang ginawa niya. Amen? So, hindi si Jesus yung kala mo, hindi naman niya tayo naiintindihan. Hindi siya ganun. Lahat siya naiintindihan niya. Ano pinagdadaanan niya matindi kayo, mga bata? Wala nga eh, di ba? Module lang. Nagreklamo pa sa module. Buti ka nga, natututo eh. Di ba? Alam mo, pag hindi ka natuto ngayon, later, doon ka mahihirapan. Bakit kaya yung doktor, pumirma lang, pambira, libo na.
Yung engineer pumilma lang. Kasi nauna sila naghirap, nag-aaral sila, amen. Hindi ko sinabing lahat sila sa langit, ay ba yun? Pero at least pinagpapala sila kahit paano sa pera. Kasi nauna na silang naghirap. At therefore, andun yung pagpapala. Ngayon, pag hindi kayo nag-aaral, mga bata, ngayon, hindi kayo nakikinig kunwari sa church. Lagi ko sinasabi sa inyo, marami ng mga Kristiyano, bandang huli, parang yung Kristiyano sa kanila, parang naging pabigat pa sa kanila. Oo. Oh, eh, yung mag-ano, sinisisi pa nila kasi ganyan eh, church ka kasi. Ha? Pero hindi nila alam, sila yung nagpabaya. Kaya ngayon, pag pinabayaan mo yung gawain ng Diyos, binaliwala mo siya, ginog-jog-jog mo siya, hindi ka nagseryoso, nakala mo, wala kang parusa, hindi pwede yun. Kung gusto winning tayo, inuuna natin ang Diyos, magaling siya eh. Meron lagi siyang judgment. Kung ligtas ka na, may parusa pa rin sa mga anak ng Diyos. So, yung ganduto muna tayo. Pause na ako eh. Eh sana at least, naparamdam ko sa inyo yung dapat yung matutunan. Amen? Hindi biro ang church kasi bago tayo ng bago eh. Kasi naiingit ako sa mga CCF eh. Doon na lang kaya ako. Mga pare, diba? Nakita niyo yung Catholic, ganun lahat siya, walang maingay doon. Kasi talagang ano yun eh. Hindi ko alam, anong gagawin doon? Okay, sige. Medyo itong mga batang to, sana matuto rin kayo. Bagay, iba dito kasi, pasensya na kayo ha, yung mga medyo, ano, inaalalayan natin itong mga bata eh. So, next time yung mga Asher, pagpasok nito mga bata, yung mga kulit ha, ito si Inigo, si Kino, tanungin nyo pa lang, si Jeff, kapasok pa lang dyan, tanungin nyo na agad ha. Ay ba, maikinig o, hindi, huwag nyo ganun ha. Isa may lang, mamaikinig tayo ha. Nasa church tayo eh. So, ganyan. Para yung iba kasi dito, gusto matuto ng ano, na istobo eh. Alam nyo ba yun? Tingnan nyo yung mga kasama nyong mababae. Tingnan nyo. Hindi sila makatuloy-tuloy ng aral. Pag yung iba makulit. Ngayon, yung mga bata, okay lang yan. Yung mga sobrang bata. So ito yung, kaya pag sinisita na kayo, medyo iba na yan. Okay, nakakaintindihan ba tayo, Kino? Tanongin mo yung tatay mo, anong tabaho, ha? Para maawa ka sa tatay mo, ma-appreciate mo sila. Papa mo, anong tabaho? Ha? Anong tabaho ng papa mo? Alamin nyo! Sige, let's pray. Lord, maraming salamat sa medyo malalim, Panginoon. We pray na kayo po ay magtuturo sa amin. Yung mga salita, Panginoon, ay sagrado, Panginoon. Kailangan ng pag-aralan, galangin. But tulungan niyo po, Lord, kami sa especially yung mga bata, Lord, na hindi po sila lumaki. Sila ay dinisiplina. Nawa dito at least sa church ay makita na yun. Makita nila yun. Minahal niyo sila. Na sila po'y sinatsaga, Lord, para matuto din, para hindi sila kawawa later. Sila po'y walang disiplina, mag sila hindi natuto. So we pray na ganun din po yung iba. At least na makita namin, Panginoon, ang gawain kung gano'ng kahirap minsan. But kami po'y manalangin, mag-contribute, Panginoon. Makiramay din po, Lord, makipasad, Panginoon, sa inyong gawain. Para kayo po'y malulati rin yung mga batang ito, Lord, na sila po'y lumaki, Panginoon, sa nagkilala rin sa'yo, makilala kami ng gusto. So, we pray na kayo po'y gagawa lagi sa amin at sa mga future namin, Lord, sa activities, kayo po'y magigay ng katagumpayan, this all winning, ang ligtas ng mga kaluluwa. Yung iba, Lord, na nakakasama na namin, Panginoon, na ngayon ang lalamig, either ng lalamig o ng ihina, palala nyo rin sa kanila kung paano sila niligtas, ma-appreciate nila ito.
At hindi sila manghinayang, Panginoon, sa oras na kami po'y nag-aaral. So, para sa amin namin din to learn lahat ng bagay na to learn. Kaya, kailangang dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.